Habang nga ako'y nag-i-scroll-scroll ng cellphone, tapos biglang, what? Sa shocking balita ha, yung bigla ang lipat tapos hindi ka pahanda. Kaya ayan, kanya-kanyang bit-bit ng karton ng mga first. Last day na nga rin namin ngayon sasakay ng car. Wow, dato mi ha? Charot, service, Revitown. Balik alay lakad na naman sa mga susunod na araw. Pagdating ko nga ng dorm, inuna ko na nga iligpit tong mga anak ko para makatipid sa space. I-vinacuum ko na silang lahat. Kawawa naman yung mga anak ko, uy. Iis-tiis na lang muna kayo mga anak ko. Sinunod ko na rin tong aking mga dami. Nilagay ko na nga lahat sa maleta. Huwag na kayo magtanong ba't ang dami kong damit. Madami lang talaga akong pambili. Char. Joke lang. Siyempre, natulog muna ako. Hindi ko lang sinabi sa inyo. Sa bagay, hindi rin naman kayo nagtatanong. Kinaumagahan nga, maaga ako nagising. Nag-inom na nga muna ako ng tubig. Tapos, paayos-ayos konti. Para kahit walang ligo, fresh pa rin. Bago ko nga simula ng buong araw na pagliligpit, nagsuot nga muna ako ng aking mahiwagang bewang. Para nga kahit haggard, sexy pa rin. Char. Sa hindi nga namin inaasa ang pangyayari, inalayas kami ng dorm ng walang kadahilanan. Yung company namin, tinanggalan na kami ng service. Kaya inilipat na lang kami sa malapit para maglalakad na lang kada umaga at uwi. Binalot ko na nga lahat ng gamit ko para hindi na makawala. Inilabas ko na nga rin itong mga binalot kong gamit para nga madali lang kunin. Yung iba nga nilagay ko na sa supot ng basura. Pero nilagyan ko rin ang pangalan, baka mapagkamalan. Habang nga ginagawa ko ito, napaisip nga ako. Huwag na lang kayo magtanong, may isip po ako. Wala nga lang sa tama, minsan. Napaisip nga ako, parang gusto ko na lang magpalit ng trabaho. Pangarap ko rin kasi dati maging kargador. Sinimulan ko na nga rin sirain tong aking mini bahay. Tinanggal ko na nga lahat ng harang. Tapos tingin-tingin lang muna sa kamera. Pa-cute-cute ba? Baka lang ko na nangangailangan kayo ng kargador o panday man lang. Tawagan niyo lang po ako. So, sakala ko nga ubos na tong aking mga damit. Nagtataka na din ako minsan. Pag gusto ko nga gumala, ang hirap maghanap ng damit. Kasi parang wala na akong maisuot. Pero nung nagligpit na nga ako, di ko na nga alam kung saan to ilalagay sa dami na. Inilabas ko na nga rin yung mga iniligpit kong damit. Tinanggal ko na rin yung aking ilaw. Di talaga pwede maiwan to. Disco lights ko pa naman to paggabi eh. Ay nako, ewan ko ba? Ba't hindi na uubos-ubos tong mga damit na to? Meron pa palang isang sakong natira. At dahil nga nakakatamad na, inaasok ko na nga lahat sa sako. Tapos, pahinga-hinga nga muna konti. 10% trabaho, 90% pahinga. Naglaban na nga rin ako para matapos na na makapagpahinga na ng diretso. Bumili na nga rin muna ako ng ice cream para magpalamig. Uminit ulo ko sa dami ng niligpit. Naligo na nga rin ako para fresh. Kung nahahalata nyo, nagiging kamukha ko na tong nasa damit ko. Pero yung totoo, kakambal ko po talaga yan. Kumain na nga rin muna ako. Breakfast tsaka lunch, pinagsama ko na. Kunwari, diet ako. Sushi lang para sosyal. Tsaka hindi naman po talaga halatang ako'y gutom. Dahil nga hirap na hirap ako magpanggap bilang sosyal, kinamay ko na nga lang. Wala pang kahirap-hirap isubo. Bumili na nga rin ako nitong maiinom na hindi ko naman maintindihan kung anong pangalan. Dahil nga natapos ko na lahat iligpit, chill-chill na lang muna yung first shot. Maghahantay na lang ako ng hahakot ng gamit namin bukas. Tapos kinagabihan, kumain na rin ako ng hapunan. Burger lang, diet ako eh. Tapos matutulog na naman ulit. Last day na nga namin dito sa aming dorm. Tapos bukas, panibagong titirahan na naman. Hanggang dito na lang muna tayo. See you for part 2.